Gagawa tayo ng Korean cream cheese garlic bread! Pero hindi tayo magbe-bake ng tinapay. Para hindi ka na mahirapan sa paggawa ng garlic bread na ito, bumili ka lang ng burger buns or kahit anong tinapay na malambot na walang palaman. Para ang gagawin na lang natin ang cream cheese filling at garlic butter. Para sa written ingredients, please check description box. Ito ang mga buns na nabili ko. Actually, meron itong palaman na keso dahil wala akong nabili na plain lang. Hindi naman nakaka-affect yung cheese sa lasa ng ating garlic bread. Pero mas prefer ko na plain yung bread. Kung wala kayong buns na mahanap, pwedeng gumamit ng dinner rolls. Ang gagawin natin sa tinapay ay ika-cut natin ito ng 3 beses. Pero hindi natin sasagarin, dapat intact pa rin ang bottom ng ating bread. Dahan-dahan ang pag-slice para hindi maputol ang bottom. Nakapag-slice na tayo ng isa, ngayon naman mag-slice tayo ng ating pangalawa. So i-cross lang yung slice natin. And gawin natin ang pangatlong slice. Pwede din kapag naghihiwa ka, gawin mo sa chopping board para hindi ka mahirapan. At ayan, natapos na natin ang isang tinapay. Ganito ang itsura niya, para siya nagbo-bloom. So nakikita niyo ang palaman na cheese ng tinapay na nabili ko. So i-continue lang natin ang pag-slice ang ating mga tinapay. Tapos i-set aside natin yan at gawin natin ang cream cheese filling. Ito ang ating cream cheese na homemade, so kalahati lang nito ang gagamitin ko. And tandaan, dapat malambot na ang cream cheese. And then lagyan natin ito ng white sugar. And i-mix natin ito until maging smooth na ang ating cream cheese at well-combined na ang dalawang ingredients. Again, sa gustong gumawa ng sariling homemade na cream cheese, ilalagay ko ang recipe link sa description box. Pero syempre, pwedeng gamitin ang paborito niyong brand ng cream cheese. Pagkatapos ating i-mix, ilagay natin sa pastry bag or sa plastic ang ating cream cheese filling at i-pipe natin ito in between sa slices ng ating bread. At be gentle sa pag-handle ng bread dahil baka mapunit siya all the way. Kung wala kayong pastry bag or plastic, pwede naman gumamit ng kutsara. Mas madali lang talaga na i-pipe yung cream cheese sa bread. Ayan, nalagyan na natin ng cream cheese filling ang first bread natin. So ipagpatuloy lang natin until malagyan natin lahat ng ating mga tinapay ng cream cheese filling. So ngayon naman, gawin natin ang ating garlic butter. In a bowl, i-combine natin ang melted butter, large egg, honey, evaporated milk, garlic and parsley. Kung wala kang honey, pwedeng gumamit ng 1 tablespoon ng sugar. Pero kung ayaw mo na matamis ang bread, pwede naman hindi ka maglagay ng honey or sugar. Sa gatas naman, pwedeng gumamit ng fresh milk or any milk or cream. Pagdating naman sa garlic, pwede mong gawing 2 tablespoon or bawasan ito. Tapos, i-mix lang natin ito ng mabuti. So ang gagawin dapat natin nito ay, isasawsaw dapat natin ang ating tinapay sa ating garlic butter mixture. Pero dahil konti lang yung ating mixture, gagamit tayo ng spoon para mapaliguan na lang ang ating tinapay ng mixture. So make sure na lahat ng parte ng tinapay ay nalagyan ng garlic butter. Even ang bottom na part ng ating garlic bread ay dapat nalagyan ng garlic butter. And let the excess drip. Pagkatapos natin malagyan ng garlic butter, maglagay tayo ng cream cheese filling sa gitna. Ang gamit kong nozzle tip dito ay open star na 1M para maganda yung itsura niya. Pero again, kung wala kayong pastry bag at walang nozzle tip, pwede naman na kutsara ang gamitin. At sa video na nakita ko, nagtopping sila ng potato flakes. Pero dahil wala ako noon, gagamit na lang ako ng potato chips. Iko-crush ko lang ito at ilalagay natin sa ibabaw. Ito naman ay optional, parang extra crunch lang siguro. So yes, pwede hindi ka na maglagay nito. Ayan, na-crush ko na, so ilagay na natin sa ibabaw ng ating tinapay ang ating potato flakes or potato chips. So dapat natin itong i-bake, pero wala akong oven, so tutustahin natin ito sa oven toaster. So i-toast natin ito for 5 minutes.
And kung pwede, maglagay ng parchment paper para iwas dikit yung bread sa ating tray. Kung wala kang parchment paper, pwede naman pero dahan-dahan sa pagtanggal, gumamit ka ng spatula para hindi masira ang bottom ng iyong tinapay. Kung oven ang gagamitin, pwede mo i-bake for 5 to 10 minutes or until golden brown. After 5 minutes sa oven toaster, eto na ang ating mga tinapay. Yes, darker siya dahil malapit na yung heat ng toaster sa ating tinapay. Hanguin natin ito at i-cool down at pwede nang kainin. Ang ibang tinapay naman ay sa turbo broiler ko siya itinusta dahil gusto ko ma-achieve ang golden color na tinapay. I-set mo lang ito sa 100 degrees Celsius for 10 minutes. Alam nyo ba ang turbo broiler ay parang oven din yan, pwede kang mag-bake ng cake at tinapay. After 10 minutes, eto na ang ating mga tinapay. Diba ang ganda ng mga kulay nila? So ayan, eto na ang ating instant na Korean cream cheese garlic bread. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Alam nyo ang bango niya, garlicky yung amoy niya. Ito yung itsura niya, oh. Ang ganda, no? Kaya talagang ang daming nagkakagusto nitong bread na ito. Ngayon ko lang nagawa. Titikman na natin. Ayan. Ayan. Ooh, ito yung cream cheese niya. Oo. Yung una kong mapapansin talaga, yung garlicky at yung buttery na taste niya. Tapos, matitaste mo na yung cream cheese na manamis-namis. Kasi nga, may sugar yung ating cream cheese. Hindi ito yung typical na garlic bread mo. Dahil diba yung ating garlic bread na nakasanayan ay simpleng garlic tapos butter lang. Eto, merong gatas. Tapos, merong honey, pwede naman gumamit ng sugar. Basta yung lasa niya, garlic bread na manamis-namis, ganun talaga yung lasa niya dahil nga naglagay tayo ng sugar and honey sa ating sangkap. And yes, papasa siya sa panlasa ng Pinoy kasi mahilig tayo sa ganun na lasa. Sa garlic naman, kung ayaw mo na masyadong maraming garlic, pwede mong gawing 1 tablespoon yung garlic. Pero okay na sa akin ito. Ako nga pala, sa tinapay, pwede kang gumamit ng bread rolls. Alam mo yung tinapay na ganito kaliit tapos dikit-dikit sila, pwedeng ganun. Kasi yung klase na tinapay na yun ay malambot tapos yun nga, wala siyang ibang lasa, plain. Perfect yun sa ganito na recipe. Kung gusto mo pandesal, pwedeng ganun din. Basta mga simpleng ano lang, simpleng breads, yung walang lasang breads, pwedeng mo siyang gawin na ganito. Sa gustong gumawa nito, hindi na kailangan na gumawa ng sariling bread talaga kasi pwede kang bumili sa bakery and sa grocery ng pwede burger buns or pwede monay, kagaya nito, gumawa ako ng monay. Gaya nito, ito siya. Ayan, monay. And pwede din ano, pwede siguro sliced bread, pero syempre, flat, iba lang yung dating niya. Pero kung gusto mo, yung pinakamalapit talaga na shape na tinapay na ginagamit ng Korean na garlic bread ay yung burger buns, di ba? Kasi yung shape niya, hindi nga lang ganun kalaki, pero yung shape niya at yung texture ng bread ay magkapareho talaga. So, pwede nyo nang bilhin mo. Actually, etong binili ko, parang siyang burger buns, kaso lang may keso sa loob. So, hindi ako nakahanap ng burger bun talaga na pang-burger, yung walang palaman. Ito kasi may konting cheese. Pero okay na siya kasi yung bread niya talaga ay perfect para sa ganitong klaseng garlic bread. Hindi naman ako nababother dun sa cheese na palaman. Okay lang. Ang bango talaga niya. Ang bango talaga ng garlic bread, no? Talagang lasa niya, level up talaga na garlic bread. Iba. Yung shape niya. Tapos yung lasa ng ating cream cheese. Oo nga pala, yung ating cream cheese na ginamit dito ay homemade. So kung gusto nyo na gumawa ng sariling cream cheese, ilalagay ko ang recipe link sa description box
Pero kung gusto nyo naman na bumili na lang, ayaw nyo gumawa, pwede-pwede of course, para hindi ka na mahirapan na gumawa pa ng sariling cream cheese. Yun lang naman eh, kung wala kang cream cheese na mahanap at yung alam mo yung out of stock kahit sa grocery. So, pwedeng-pwede kang gumawa ng sariling mong cream cheese. So, again, hindi mo na kailangan na mag-bake ng sariling mong tinapay para gumawa ng Korean na cream cheese garlic bread. Pero, kung gusto mo na gumawa ng sariling bread talaga, pwede nyo gamitin yung ating bread recipe nung lagi kong ginagamit sa aking pandesal. Ilalagay ko din yung recipe link sa description box. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang gawa natin ngayon. Ciao! Pero bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Ito ang mga donuts ni Miss Diane. At meron siyang mga cakes. Ito naman ang mga cakes ni Miss Angelie. At meron ding mga cakes si Miss Nisukod.
Again, gusto ko magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Ang gaganda talaga, walang kupas ang mga gawa nyo. Nakakainggan nyo talaga ang gaganda ng mga designs. Malinis ang pagkakagawa. No wonder ang dami nyong customer. Keep up the good work, guys. And again, take care of your health kasi ako, nabasa ako sa ulan. Kaya ito sinisipon ako. Akala ko kasi okay lang na konting basa lang naman yan. Ako, eto, nagkasipon na. Kaya kayo, mag-ingat kayo kasi hindi talaga madaling magkasakit. So again, salamat sa suporta. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!